So yung magiging example natin ngayon mga kametal, itong ating gagawin ko. Ayan. So ito yung ating gagawing frame. So ang sukat nito is 32.7 cm dito sa kanyang sukat dito. Dito naman sa kabila is 44.7. So 44.7. By 32.7. Ayan. So 32.7, 44.7. So ngayon kukuhanin natin yung kapal nito isa 1 inch. Ayan, 2.5 cm. So ngayon dito tayo nagsukat sa inside, kasi yung ating plate isa dito natin isukat niya sa inside. Kukuhanin natin yung kanyang kung gaano kahaba yung plate na ating kakatingin. So tabi muna natin to. So ganito yan mga kametal, yung ating sukat ng ating frame is 44.7 by 32.7. So yun yung ating kukwintahin ngayon kung gaano kahaba yung ating tatabasin na plate. So yung ating plate is gagawa tayo ng ganon. Ayan. So ganyan yung ating style ng pagbibend ng ating plate. So manual lang yung ating pagbibend. Okay. So dito sukat tayo dito ng 15 mm. So dito naman yung height niya is 2.5, yung height ng ating frame, yung kapal is 2.5. Ayan, 2.5 yung height niya sa pagbibend natin. Ayan. So dito naman is 2.5 din yung kanyang layo. 2.5. So bali 45 degree yung ating angle. So 45 degree. So para makuha natin yung kanyang sukat dito, bali ito na yung kanyang travel. So pagpintahin natin. So 2.5 square root of 2. Ayan, pwede nyo rin gawing 2.5 times 1.414. So direct na yung square root of 2, 2.5, basta 45 degree. So equals 3.5 cm. So yan. So dito 3.5 cm. Ayan. Kukuha muna tayo sa sukat dito sa 44.7. So ngayon kukuha natin yung sukat dito, yung sukat niya dito. Sa pagkuha ng sukat dito, itong 1.5 cm, yan, 1.5 cm, i-plus natin dito sa 2.5. So magiging 1.5 plus 2.5 is 4 cm. Yan. So dito sa kabila 4 cm din dito. Kung ano yung mga sukat dito, ganun din dito sa kabila. So 4 cm. So times 2 is 8. 8 cm. So 44.7 minus 8. So 36.7 yung sukat niya dito. So yan. So nakuha na natin yung sukat dito. So lahat. So ngayon kukuhanin natin yung kanyang buong plate na ating kakatingin. So i-plus natin itong 1.5 plus 3.5 is 5 cm. So 5 din dito sa kabila is magiging 10 cm plus 36.7, 46.7 lahat. So 46.7 yung sa ating pasubra dito sa 44.7.
So dito naman sa 32. So ganun din ang process. Kukuhanin natin yung sukat nitong 32 kung gaano kahaba. Minus din natin ang 8 kasi plus natin tong 1.5 plus 8. So minus natin 8 sa 32.7. So minus 8. So 24.7. So 24.7 dito. So kuhanin natin yung sukat, buong sukat niya. So 24.7 plus 10 is 34.7. Yan. So ito na yung ikakat natin na plate. Okay? So ito na yung plate natin mga kametal. So magsukat tayo ng 46.7 by 34.7. Okay? So 34.7. Ayan. So 34.7 din dito. Ayan. So dito sa gilid kukuha tayo ng 1.5 cm. So 1.5 dito. So yan, nakuha na natin yung 1.5 nya. So ito namang 3.5 kukuhanin natin. So ang 3.5 dito tayo magsimula, huwag dito sa gilid, dito tayo magsimula. So yan, okay na. So dito naman sa kanyang cut dito, sa kanyang degree. So para makuha natin yung cut niya dito, so itong 46.7 i-minus natin sa 44.7. Okay? So 46.7 minus 44.7. So yan na yung marking natin mga kametal. So yung ating pagbibend nito mga kametal ay tatabasan natin yan. Yan. So kung dito tayo magbend, dito tayo magtabas. Kung doon naman tayo magbend sa likod, dito tayo magtabas. Yan. So itong square na ito, dito natin tatabasan. So dito naman sa likod, itong line na ito, doon natin tatabasan sa likod. Ayan. So mamarkahan muna natin ito sa likod para mayroon tayong reference sa pagtatabas. Ito. So
So yan, may mga marking na tayo. So kakatingin na natin to. So ayan sa mga kamital, no.
Yan. So, konti lang yung tacking ko kasi tatanggalin lang natin yan. Kasi sample ko lang naman ito sa inyo. So, ganyan yung kanyang plastada mga kametal. So, yan. So, doon sa likod. So, magiging ganyan siya sa likod mga kametal. So ganyan lang mga kametal yung ating paggawa ng ating design ng ating gate. Ayan. Sukat na sukat siya doon sa kanyang gilid. So ganyan lang mga kametal. I hope mayroon kayong natutunan sa video na ito.